GMC Embroidery at ngayon tuturo namin sa inyo kung paano yung pagsukat ng barong. Ano? Kasi kahit na merong measurement guide, minsan nagkakamali pa rin. Una sa dapat nating tandaan, yung sinusukatan dapat nakarelax lang. Kasi yung kanyang tindig nakakapagbabago ng sukat. So relax lang kung ano talaga yung tindig niya. Yung talaga. So, tunahin natin sa likuran. So yung shoulder, napakahalaga na no, dito sa simula hanggang sa kabila. Kadalas sa pagkakamali dito, sinusukat nila na naka-straight. So hindi, itatawid natin sa batok hanggang sa kabila. No? So sa ganito sitwasyon, ang sukat niya ay 18. No? So, di baling mapahaba kaysa mapaiksi, kasi pag napaiksi, sira na lahat yung kabuuan ng ano, yung sukat. No? So, yung mapahaba ng konti, may remedyo. No? Okay? Tapos, kunin natin yung back length. No? Kunin na natin shoulder, tapos yung back length. Yung back length, haba. So, maganda dito, suot nyo na yung ano, yung gano'ng kahaba yung gusto ninyo para susundin na lang yung haba ng damit, no? Okay? Tapos, so, una shoulder, back length, and then sa harapan na tayo, kunin natin yung neck. Okay? So, yung tipong hindi naman siya masasakal at hindi din naman mapapaluwag, ano? So, suot nyo lang yung dalawang daliri ninyo. So, ayan siya. 16. No, pwede na, 16. Tapos, para madali, ang palatandaan ko dyan, bilog sa leeg, bilog sa dibdib, bilog dito, para sunod-sunod lang, ano? So, unang bilog sa leeg, tapos dalawang bilog sa chest, no? So, ilalagay natin doon sa pinakamalaking bahagi ng, ayan, ng dibdib. So, tama ito, no? Ibinaba niya yung kanyang kamay. Kasi, yung iba, nagsusukat, nakataas ang kamay. So, nagbabago din ang sukat noon. So, gumagalaw yan. Gumagalaw, no? Kapag ka nakataas at nakababa. So, dapat nakababa. No? Okay? Suot lang ang dalawang daliri. No? Ganyan lang. Ayan. Kung saan umabot yung medida, yun na. Okay? So, chest. Tapos, yung ating waist. Yung saan din yung pinakamalaking bahagi, no? Ng, ayan, yun ang mahalaga doon. So, pakita natin dito sa unahan. Kaso itong model natin dito, walang, ano, no, wala siyang umbok sa tiyan. So, kung meron, dun sa pinakamalaking bahagi. Kung wala naman, kung flat naman, kagaya ng ating model, so, hindi na maselan yan. So, tapos, ganun lang din, kung saan umabot, no? So, dalawang daliri lang. Okay na yun. So, okay. Chest, tapos waist, and then yung hips. Ang kinukuha dito, ito. No, yung laylayan. So, kung gaano ka taba niya. No, ang isang palatandaan dito, isang mahalagang tandaan ay yung dapat walang laman yung bulsa. No, nung sinusukatan. Kasi, makakapagpabago ng sukat yan, ano? Kasi kung meron tayong cellphone, wallet sa likuran, ay magbabago talaga yan. Tapos, yung pinaka malaking bahagi rin ng ating katawan, yun din ang ating tatapatan, ano? So, ganun lang din. Okay? Tapos, dito naman tayo sa sleeves, no? So, nakuha natin yung sa likuran, sa unahan. Ngayon naman yung ating sleeves ang mahalaga, no? So, unahin natin sa taas yung ating armhole. So, yung bilog dito lang naman yun, ano? So, yan. So, mahalaga dito, nakarelax lang si sinusukatan at dapat nakababa. So, gumagalaw rin yung sukat niya. Kapag nakataas at nakababa, gumagalaw din yung medida, no? So, huwag nyong higpitan yung hawak sa medida. So, para kung sa siyang dudulas at gagalaw, depende sa galaw ni customer, no? So, ayan. Okay? Ganyan lang. Okay? Armhole. Tapos, sunod ay yung bicep. Bilog lang din. So, pinakamalaking bahagi din, no? Lalo na yung ating mga muscular na customer.
So sa kanyang case, kahit saan dito kasi pantay naman. No? Dalawang daliri lang. Ganyan. Tatanungin din niyo si customer kung gaano ka luwag yung gusto niya, no? So pwede na yan. Tapos yung length, sleeve length. So kung short sleeves, kukunin niyo yan. Kung gaano kahaba ang gusto niya. Ganun din sa long sleeves. So relax lang, no? Kadalasan dito, naandito, lampasan sa relo para takip, no? So, pero tatanungin din natin siya, no? Kung porme. Siya naman kasi magsusuot, so, kung ano yung gusto niya haba, no? Pwede hanggang dito, pwede naman yan. Pwede dito, wala namang masama dyan. Basta, kung saan siya, komportable. Kung meron nga siyang long sleeves na yun ang gusto niyang haba kung suot niya yun. So yun lang yung susundin natin, no? Okay, tapos yung wrist, no? Wrist, yan, bilog lang dito. Okay, ganyan lang. So isa-isahin ulit natin. Likuran, shoulder, 1, tapos buckle length, 2, and then sa harap, apat na bilog, bilog sa leeg, number 3 neck, number 4 chest, number 5 waist, number 6 hips, okay, hips, no, hindi to sa laylayan. Tapos number 7 yung ating armhole, number 8 bicep, number 9 sleeve length, number 10 yung wrist. Okay? Kompleto na 'yon. Okay na 'yon. Okay, tapos isend niyo na lang din sa amin yung height para ma-assess namin o matansya namin kung reasonable ba yung mga sukat na pinagpapadala ninyo sa amin dun sa katawan niya mismo. Okay? Thank you.